Kinestiyon ng ilang mambabatas ang pagturing bilang hot pursuit sa pag-aresto sa direktor na si Jade Castro at iba pa nitong kasama na inaakusahang nanunog ng modern jeepney sa Quezon. Pinaliwanag naman ng pulisya ang batayan ng pag-aresto lalo't wala silang nakuhang ebidensya mula sa crime scene. At nakatutok si Jonathan Anda. Iligal umano ang pag-aresto kay Direk Jade Castro at tatlong kasama na inakusahang nanunog ng modern jeepney sa Katanawan, Quezon itong Enero 31. Hirit yan ang ilang mambabatas sa pagdinig ng kamera sa issue. Kinwestiyon nila ang pagturing ng pulisya sa pag-aresto bilang hot pursuit operation na hindi nangangailangan ng arrest warrant. Hindi naman daw kasi agad inaresto ang direktor at mga kasama nang una silang puntahan ng mga pulis sa isang resort. Noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses. Then, bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may kukonsider ito na hot pursuit operation o hindi? Makukonsider, sir? No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inarrest mo. So, for me, illegal arrest ang ginawa ninyo. Aminado rin ang mga pulis na wala silang nakuhang ebidensya sa crime scene na mag-uugnay kina Castro sa panununog. Ibinasin nila ang pag-aresto sa testimonya ng mga pasaherong kumilala umano sa mga sospek na wala umanong takip sa mukha ng parahin ng modern jeepney. Nakaharap sila ng witness, tinuro. Doon lang po namin sila totally inaresto. Nung dinala nyo rin sila sa istasyon, yung apat lang po ba ang pinahilera natin doon? Or may other po tayong mga suspects? Bale, apat lang po, sir. Dapat, sir, may mga kasamang iba. Yun ang sinasabi ko. At hindi natin nagawa yun. At ang motibong nakita ng mga pulis, base raw sa mga post ng direktor online. Lumabas po doon na itong si Jade Castro, ayaw niya po ng, hindi po siya sumusuporta sa modernization ng jeep. Ipinagtanggol si Direk Castro ng kanyang ina at mga kasama sa Directors Guild of the Philippines. Sila pong apat ay talagang nagpupunta sa mga towns natin na nanonood ng mga festivals. Wala po silang record of violence. In fact po, si Jade ay as a mother, he's a very thoughtful and sweet person. Nakakatawa siya nung simula, yun naman ha? Napagkamalan kayo? Layo-layo nila, tapos nahuli sila. And so, we were thinking mistaken identity. Lumutang kasi ang video ni Castro habang nanonood ng mga paghanda para sa pista sa Mulanay, Quezon. Nakuha umano ng mga oras na nasusunog ang modern jeepney sa Katanawan. Si Jade po mahilig siyang mag-immerse. Gusto po niyang parating may bagong experience. That's why he goes to these festivals. Nababahala ang isang mambabatas na magdulot ito ng chilling effect sa ibang gumagawa ng pelikula na nag-i-immerse sa mga probinsya. Baka matakot yung mga alagad ng sining po natin na pumunta sa mga rehiyon kasi walang kakilala, tapos biglang mangyari sa kanya yung ganyan. 2 linggo nang nakakulong sa Katanawan Police Station si Castro at 3 kasama dahil sa reklamong destructive arson. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May big time taas presyo ulit sa ilang produktong petrolyo simula bukas, February 20. Piso at 60 sentimo yan sa kada litro ng gasolina. Piso at 10 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Piso at 5 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sa tansya ng GMA Integrated News Research, dahil sa oil price hike, may git 57 hanggang halos 80 pesos na ang presyo kada litro ng gasolina sa Metro Manila. May git 54 hanggang may git 68 pesos naman ang presyo ng diesel, habang may git 73 hanggang may git 84 pesos ang sa kerosene. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Not just one, but 3 kapuso love teams ang maghahatid ng kilig at saya sa mga kapuso sa Canada. Pero bago yan, nakapag-date ba nitong V-Day ang teams Barda, Juliver at Ruka? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Kag
keep busy sa kanilang schedule. Nakapag-celebrate pa rin ang Valentine's Day kamakailan sina Julie Ann San Jose at River Cruz. Sinurprise ni River si Julie with flowers at nag-Japanese resto date pa. After that, nakapag-misa pa kami kasi Ash Wednesday din. So it's really important then to, spend time with the family then. Ang sparkle couple na sina Black Rider star Rudo Madrid at Sangretera Bianca Umali. Pareho raw may trabaho noong Hearts Day. Pero pag magkasama naman daw, every day is Valentine's Day. Once or twice a week na lang, yun na yung date namin lagi. It's a good problem actually yung busy kami parehas because it shows na we are both blessed and that we are both busy on major projects that we are both doing. Sa gitna ng kani-kanilang shows and projects, pinaghahandaan na ng Juliver at ng Ruka ang upcoming Sparkle show nila in Canada sa April. Triple kilig nga raw ito dahil makakasama rin nila ang Team Barda ni na Barbie Forteza at David Licauco. Laugh trip din daw ang hatid ni Kapuso comedian Bubay. We're very, very happy, very excited. And looking forward, syempre na magkaroon ulit ng chance na magka-get together kasama ng mga global Pinoys natin doon sa Canada. And also the show will be directed by the one and the only Mr. Johnny Manahan. Pero bago magpunta ng Canada, ang mga bumibisitang Filipino-Canadians muna ang binigyan ng warm Kapuso welcome ni na Julie at Bianca. Kasama pa si Sparkle Diva and tanghalan ng campaign judge, Jessica Villarubin. Nag-perform din si Julie Ann. Ang pagbisita ng Phil-Canadians ay ang Winter Escapade Tour na inorganize ng Philippine Consulate and Embassies in Canada, Department of Foreign Affairs, Department of Tourism, Raja Tours, kapartner ang GMA Pinoy TV. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pinagsusumitin ng ulat ng National Security Council, ang BIFAR, kaugnay ng sumbong ng ilang Pilipino na nagkakasa ng cyanide fishing ang ilang Chino at Vietnamese sa Bajo de Masinloc. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. We are alarmed by this development, but partner, we have to be careful also. So we have to validate and investigate. Tugon niya ng National Security Council sa di umano'y cyanide fishing ng mga manggigis ng Chino at Vietnamese sa Bajo de Masinloc na ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ay impormasyong galing sa mga manggigis ng Pilipino. Nagsumbong yung ating mga manggigis ng Pilipino sa Bajo de Masinloc na gumagamit di umano ng cyanide ang Chinese fisherman dyan para mangisda and also para sirain yung coral environment, no, yung marine environment, para hindi na mapakinabangan ng mga Pilipino. Pinagsusumitin na ng konseho ang BIFAR ng report kaugnay ng sumbong para maimbestigahan. Sabi po namin sa BIFAR, complete the documentation, ebidensya at mga affidavits. Hamon daw sa ngayon na mapatunayan may pagkasira ng coral sa Bajo de Masinloc. Kung mapapatunayan, maaari raw ipadala ang mga ebidensya sa Department of Justice at Office of the Solicitor General na siyang gumagawa ng hakbang sa pagsasampa ng kaso. We have to have the solid evidence to prove we cannot tolerate environmental degradation in our seas. Sabi naman ng BIFAR, nagpapatuloy sa ngayon ang kanilang beripikasyon sa sumbong ng mga mangingisda. Sinusubukan pa namin kuhanin ng pahayag ang mga embahada ng China at Vietnam kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Tinawag naman ng Chinese Embassy na walang batayan ang alegasyong ilang mangingisdang Chino ang gumagamit ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Sheer fabrication o imbento raw ang alegasyon. Pinahahalagahan din daw ng Chinese government ang pagprotekta sa kalikasan at fishery resources at gumagawa ng hakbang para sugpuin ang mga ilegal na pangingisda. Mga Kapuso, halos 3 dekada na po tayong katuwang sa pangangalap ng dugo para dugtungan ang buhay ng iba. At sa 28 taon ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross, mahigit 1,600 blood bags
ang ating nalikom. Kaya buong puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng sponsors, partners, volunteers, performers at mga hosts at syempre sa mga blood donors, tunay po kayong bayaning kapuso. Mag-asawang si Marife at Dennis, hindi lang ipinakita ang pagmamahal sa pamilya noong araw ng mga puso. Ang Valentine's Day kasi nila, magdo-donate ng dugo. Alam daw kasi nila ang hirap na makahanap ng blood donor. That time nung na-hospital po yung papa niya, so magkatuwang po kasi kami. Ayun, naghahanap po siya, may time na anlayo yung bibilhan niyang ng dugo. Ang regular blood donor naman si Ruth, hinikayat na mag-donate ng dugo ang kanyang asawa na si Alvin. Bukod po sa nakakatulong po sa ating katawan. Nakatulong kayo, saves life ba? Gagawin namin siyang routine every February and August. Ngayong buwan ng mga puso, ipinaramdam ng ating mga bayaning kapuso ang kanilang pagmamahal sa kapwa sa pamagitan ng pagbibigay ng dugo sa isinagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross sa Ever Commonwealth Quezon City. Bayaning kapuso ka, kaibigan ko. We are showing our love for our fellow man. Hindi mo kakilala kung sino yung bibigyan ng dugo mo, correct? Hindi mo naman kaano-ano. Pero alam mo sa puso mo na yung dugo mo ay makapagliligtas sa buhay niya. What kind of love? How huge, how big, how wonderful, you know, to show love to your fellow man that way. Sa tulong ng ating mga sponsors, nakapamahagi rin tayo ng pagkain at freebies sa ating blood donors. Nagbigay saya rin ang ilang performers at banda. Lahat ng dugo na naha-harvest, napa-farm out natin sa iba't ibang probinsya at iba't ibang indigent o mahihirap na nangangailangan ng dugo na hindi naman nila afford na magbayad pa. Already, we have collected 68,000 units over the years and more than 200,000 patients ang patulungan natin sa ating tuloy-tuloy na blood drives. Bayani kapuso ako! Mga kapuso, kung medyo mainit ngayon, yan po ay dahil nananatiling mahina ang hanging amihan at hindi nakakaapekto sa bansa ngayon. Pero, paglilinaw ng pag-asa, hindi pa po tapos ang amihan season. Karaniwan ay opisyal yang nagtatapos sa mahuling bahagi ng Marso. Dahil Pebrero pa lamang, posibleng lumakas at makaapekto ang amihan sa mga susunod na araw o linggo. Sa ngayon, easterlies o yung mainit na hangin pa rin ang makakaapekto sa bansa. Pero kahit maalinsangan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa Luzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Aurora at Quezon. Sa Metro Manila, maliit ang posibilidad ng ulan bukas, pero magdala pa rin ng payong para may panangga naman sa init o di kaya'y sakaling magka-thunderstorm sa hapon o gabi. May chance rin ng ulan sa Western Visayas, Cebu, Bohol, Samar at Leyte Provinces. May malalakas na ulan po sa Leyte kaya doble ingat. Ilang lugar din sa Mindanao ang posibleng ulanin, kasama rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Dagdag good vibes, kilig at sayang hatid ng kapuso at sparkle stars sa iba't ibang festival sa Luzon at Visayas. Di rin nila pinalampas na makitrend at subukan ng mga delicacy sa ilang probinsya. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gaya ng mga naggagandahang mga bulaklak, in full bloom ang mainit na pagmamahal na sinalubong ng mga kapuso lead cast ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Bigay todo si Kapuso Total Heartthrob River Cruz sa kanyang song numbers na nag-uumapaw sa energy. Hindi nagpahuli sa masayang vibe si Kapuso actress Jasmine Curtis Smith. Bright and beautiful performance din ang hatid ni Lizelle Lopez. Habang kilig ang hatid ni Kapuso actor Martin Del Rosario. Bukod sa pagpapasaya, sinulit din nila ang pamamasyal. Isa sa kanilang binisita ang Baguio Museum. Ang dami ko natutunan sa kanila, especially yung clothing, tsaka yung mga utensils na ginagamit nila dito.
hindi rin nila pinalagpas ang chance na makitrend sa nauusong BB hair clip. Sana makabalik ulit kami para makasama ang mga taga dito sa Baguio City. Thank you very much, mga kapuso. We hope you keep watching Asawa ng Asawa Ko. Inabangan naman ng mga Abrenyan ang Kapuso Night na bahagi ng Banggit na Pil Festival 2024. Pero mas naging makulay sa mga kwela at makulit na mga hirit ni Jason Gainza na nagsilbing host. Nakipagsabayan din ang mga Abrenyan sa pag-games. Nag-init naman ang gabi sa sexy dance moves ni Roxy Smith. Sinundan niya ng nakakakilig na performance ni Paul Salas at Michael Sager. Naging extra special naman para sa mga taga-Kandon ni Negros Occidental ang kanilang dinagyaw sa Tablas Festival. Sa pakikisaya ni Pokwang, with lead stars of Jimmy Afternoon Prime Series na Makiling. Bago pa makifiesta, nag-stopover muna sina Derek Monasterio, El Villanueva, TJ Marquez, at Pokwang sa City of Smiles at kumain ng chicken inasal. From Bacolod City, sinalubong sila ng hiyawan sa Kandoni Sports Center nang harana sina Derek at TJ. Sizzling hot naman ang song and dance number ni Elle. Hindi rin nagpahuli sa biritan si Pokwang. Grabe, grabe po ang mga kapuso natin dito sa Kandoni. Grabe talaga sila, ang energy nila. Diba? Sarap mag-perform. And masasarap ang mga food nila. Sana makabalik ulit kami dito. Na-enjoy ko ng sobra and sobrang init ng pagtanggap ng mga tao sa amin. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw, Nakatutok, 24 Horas.